What's up sa inyo mga brad? So welcome back po muli sa aking channel. So ito mga brad, tuturo ko sa inyo kung paano palutungin ang ating tambutso. So meron kasi nag-request sa akin na kung paano daw palutungin yung tambutso natin sa ating barako. So marami na pong gumagawa nito at mapapansin nyo, may kita nyo sa ibang barako na kapag pinaandar o tumatakbo, eh malutong siya. So parang nakakaingan nyo din gayahin. So sa sitwasyon na ito mga brad, ay tuturo ko sa inyo kung paano natin ginawa yun, kung paano ko ginawa. So marami nang gumagawa nito at disclaimer lang ay hindi ako unang naka-invento nito. So ito yung mga kailangan natin mga brad para lumutog yung tambutso natin kahit stock. So hindi na natin siya kailangan kalkalin o magbayad sa mga paggawa ng tambutso. Tapos magbabayad tayo ng 750. So ito, kuminsan libre lang. So ito, pisa na natin. So ayan, bali nga mga brad, ang kailangan natin ay ito, pambutas ng tambutso natin. So kailangan po natin yan, mahaba po yan. So kung susukatin natin siya, so titignan natin yung sukat niya, para makita nyo rin at magkaroon din kayo ng idea. Yung sukat niya, ay, ano siya, mahigit 1 meter. Ayan, mahigit siya 1 meter. Ayan, sabihin na natin 42 inches. Ayan, yan po ang kailangan natin. Ngayon, susunod naman natin na kailangan yung tubo. So, maliit lang na tubo mga brad to. Kailangan po natin to. Ayan. Ayan. Bali ito, hiniram ko lang to sa kaibigan ko, sa kasamahan ko sa Toda. So, pinahiram lang sa akin. Tapos, sabi ko sa kanya, gagawin ko ng content. So, shout out sa'yo, Nico, sa nagpahiram. So, ito mga brad, kung gano'n rin kahaba to, ito rin. Tuturo ko sa inyo kung gano'n rin kahaba to. So, kailangan nyo rin to. Tubo. Nakakabili lang nito sa junk shop. Kahit ito, nakakabili din sa junk shop ito. Itong pambutas. Ano to eh? Alam nyo yung poste ng Meralco, yung sa ilalim, yung ginagawa nilang ground. So, ganun po siya kalaki. Ayan, tingnan natin to ah. Bali lang inches to. Tingnan natin. Bali, 20, sabi natin 23. Ayan, 23.5 inches mga brad. So, pwede na rin siguro 23 inches. Ayan. So, bali ang gagawin natin, sa barako, meron tong divider. Ayan, ayan yung divider niya mga brad. Meron siyang, bilangin natin yung divider niya, 4. So, meron siyang divider, mga 4. Sa barako to kasi, dalawa lang yung divider niya. Kung mapapansin nyo, wait lang. Kung mapapansin nyo yung may parang tuldok-tuldok na yan. Yan, divider niya yan. Isa, dalawa. Tapos, 3. Tapos, ito yung pang-4. Yan. Bali, ang bubutasan natin yan sa agad. Hanggang dito. Ayan, bubutasan natin siya para may pasok natin yung tubo. Ayan. So, ganito po ang pagbutas niya mga brad. So, tingnan nyo lang. So, ayan mga brad, ang pagbutas niya ay ganito po ang pagbutas niya. So, bali gagamit kayo niyan, tutusukin nyo lang para masira yung divider niya hanggang dulo. So, apat pang divider niya, kaya isasagit na natin. Ayan. Malambot lang naman yung mga brad. Ayan, malambot lang naman yan. Nga lang, yung paghugot yan medyo matigas. Talagang may pwersa talaga paghugot. Tapos susunod na natin yung tubo. So ayan mga brad, iumpisa na natin yung tubo, papasok na natin siya. Ayan. Halap lang kanya ng tubo sa junk shop. Ayan, makakasukat lang din dyan. Hindi ko alam kung anong sukat ng butas ng tubo na yun eh. Basta testing nyo na lang, halap na lang nakatesting.
na sumakto lang siya diyan sa pinaka tambot yun natin. Ayan. So itutusok natin siya, ibabaon natin siya siguro mga 2.5 inches pabaon. Ayan. Kasi pag hindi natin binaon ng gusto, pangit yung tunog. Ayan. So ayan, medyo bumuga siya ng kalawang, natural lang yan kasi nga binasag natin yung divider kaya may mga kalakalakalawang pa siya. So hindi pa masyadong nabaon ng konti, babaon pa natin hanggang sa makuha natin yung tamang lutong. So ganun po mga brad. Stop for now.